Hello mga kapag-usap, guys! At hello mga katolakis! Welcome sa inyong paboritong online katekesis ang Katoliko! Hello mga katolakis! Kamusta? Balita ko, nag-umpisa na yung klase nyo ah. Galingan nyo ah. At syempre, ngayong araw na ito, tunghayan muna natin ang panibagong talinghaga ng Diyos. Papayag ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inaihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Hali kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Kaya't naggalit ang hari, sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipo nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngunit, nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pagngangalit ng mangipin. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello! Magandang araw, mga katulakid! Welcome dito sa ating Katolago. No? Dito na naman tayo upang pagnilayan natin at isabuhay ang salita ng Diyos. Tanong ko sa inyo mga bata, sino ba sa inyo ang gustong pumasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit? Gusto nyo bang pumasok sa kaharian ng Diyos sa langit? Alam nyo mga bata, tayong lahat ay ibig na makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Kasi nga, tayo ay nakatalaga sa Kanyang kaharian sapagkat tayo ay nilikha Niya at inaasahan o kaya'y nakatalaga na tayo ay makasama Niya sa Kanyang kaharian. Mga bata, no, sa palagay ninyo, ano kaya ang mukha ng kaharian ng Diyos? Ano kaya ang meron dun sa kanyang kaharian? No, kanina sa ating ebanghelyo na ating narinig,
no, sa kwento ng ating Panginoong Jesus, hinahalin tulad niya ang kaharian ng Diyos sa isang kasalan. Oh, pag may kasalan ba, ano ang meron doon? No? Maraming pagkain, no? Maraming handa, may litson, no? Maraming handaan. Talagang hindi ka magugutom sa kasalan. Ano pa ang meron doon, mga bata, pagkasalan? No? May sayawan, no? May kantahan, may palaro din, no? May palaro din. No, ibig sabihin na, no, ang kaharian ng Diyos ay doon walang malulungkot. No, sa kaharian ng Diyos wala nang iiyak dahil sa lungkot ng dahil sa hirap ng buhay. Sa kaharian ng Diyos wala nang magugutom. Lahat nabubusog. Ibig sabihin, sa kaharian ng Diyos, no, ay puno ng kasiyahan at galak. Gusto niyo bang makapasok sa kaharian ng Diyos? No, gusto niyo ba? Ang good news, mga bata, tayong lahat ay inaanyayahan na makapasok sa kaharian ng Diyos. No, tayong lahat ay welcome na pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero alam ninyo, mga bata, kanina sa kwento ni Jesus, may mga taong hindi tumugon sa paanyaya ng ating Panginoon na pumasok sa kanyang kaharian. Bakit kaya? Ayaw ba nilang sumaya? Ayaw ba nila ang kaharian ng Diyos? Bakit ayaw nilang tumugon? Bakit ayaw nilang pumasok sa kanyang kaharian? Kasi nga, mga bata, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay kinakailangan na magkaroon ng malinis na kalooban. Ano ang kailangan? Kailangan ng malinis na kalooban. At paano magkakaroon ng malinis na kalooban? No? Ang kailangan upang magkaroon tayo ng malinis na kalooban ay ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. No? Pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kanina, mga bata, no, yung hindi tumugon sa paanyaya ng Diyos, bakit ayaw nilang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Bakit kaya? Kasi, mga bata, minsan may mga taong komportable na sa paggawa ng kasalanan. No, halimbawa, bakit may mga taong nagnanakaw? Kasi nga, nagnanakaw sila dahil gusto nilang magkaroon ng maraming pera. Gusto nilang yumaman. Kaya, no, mas pinili nilang magnakaw. O kaya, sa school, no, bakit tayo nangungupya? No? Bakit may mga bata, mga classmates natin na nangungupya? Dahil gusto nila na mataas na score. No? Gusto nilang, no, magkaroon ng mataas na grade. O kaya, no, mga bata, bakit hindi tayo nagsishare kung anong meron tayo sa ating kapwa? Bakit? Kasi natatakot tayong mawalan. No, natatakot tayong mawalan. O kaya, bakit tayo nagsisinungaling? No? Minsan, nagsisinungaling tayo dahil gusto nating makuha yung gusto natin. Kaya, mga bata, no, may mga taong ayaw magsisi at tumalikod sa kasalanan. No? Ayaw nilang tumugon, no, sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian kasi nga, komportable silang gumawa ng kasalanan. Oh, gusto nyo bang pumasok ulit? O, ulit, tanong ko sa inyo, gusto nyo bang pumasok sa kaharian ng Diyos? Aba, no? Pag gusto, ibig natin na pumasok sa kaharian ng Diyos, ito nga, no, kailangan nating sundin lagi ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, lagi tayong maging mabait na anak ng Diyos. Tanong ko sa inyo, mga bata, nasubukan nyo na bang magbigay? No?
nasubukan nyo nang mag-share? No, halimbawa, no, may nakita kayong namamalimos. Nasubukan nyo bang mag-abot ng pera o kaya'y pagkain? O kaya, no, may nanghihingi sa inyo, nasubukan nyo na bang magbigay? At kung nasubukan nyo nang magbigay mga bata, ano ang pakiramdam? Pag nakapagbigay tayo, ano ang pakiramdam? Alam niyo mga bata, kung masaya kayo sa pagbibigay, ibig sabihin nun, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat nga mga bata, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagiging mga bait, mabait na mga anak ng Diyos, ay walang ibang hatid sa atin, kundi no, kasiyahan at kagalakan sa ating mga puso. Kaya mga bata, upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan pananatilihin nating maging mabait na mga anak ng Diyos at lagi nating iwasan ang paggawa ng kasamaan. Yan. Yan lang po ngayon sa ngayon mga bata. At lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Siya nawa. Ayan! Natungkayan na natin ang salita ng Diyos para sa linggong ito. Nakinig ba tayo kay Father Candy kanina? Ano yung sinabi niya? Bilang mga anak tayo ng Diyos, nararapat tayong makapasok sa Kanyang kaharian. Pero kailangan natin gumawa ng mabuti. Tulad ng pagdasal tayo lagi, sumunod sa ating mga magulang, tumulong sa ibang tao, at gumalang sa mga nakakatanda. At marami pang ibang magagandang gawain. Pero kinakailangan natin sa likuran ang paggawa ng masama o ng kamalian. At sigurado makakapiling natin ang Diyos sa Kanyang kaharian. Alam niyo ba, month of October ngayon. At pinaparangalan natin ang ating Inang Maria. Kaya bago tayo magtapos, manalangin tayo ng Aba Ginoong Maria. Dasalin natin ang Aba Ginoong Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Diyos ay suma sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pag may salita ng Diyos, may paglago. Paalam!